guys, welcome back to my channel. Guys, at tagal kong nawala, diba? Medyo naging busy lang. Talagang naging busy po, actually. Pero ngayon, nagbabalik uli ako, si Rose Lopez, 20, ang YouTube channel ko po. Anyway guys, hindi ko napapahabain. Today, meron ako sa inyong isi-share. Siguro naman, sa ibang mga bahay, meron tayo, diba, yun nga, mga pinapaniwalaan, mga ritual, ayan, gaya pa rin ng dati. Sabi ko nga, halo-halo lang yung vlog ko na to. Yung isi-share ko naman ngayon, guys, is simple lang naman. And ang ibang kabahayan, pag pumupunta tayo, for sure, meron kayong mga napupuntahan na may mga ganito na nakalagay sa bahay nila or mga nakapatong, diba? Ito ay tatlong klase lang. Tubig, asin, and suka. So, bakit suka? Suka kasi yung pinaniniwalaan niya na nakakapag-cleanse din. Tubig is buhay, yun ang pinaniniwalaan. At yung asin ay nakakatulong din para magtaboy ng mga negative, mga bad vibes sa loob ng bahay. So, ito naman guys, sabi ko nga, simple lang. Para naman yung mga bad vibes o negative na kung ano mang pumapasok dyan o daladala natin pag lumabas tayo ng bahay. Minsan, naniniwala po ba kayo doon na minsan galing tayo sa labas ng bahay, naghahatak din tayo ng mga hindi magandang enerhiya na napapasok natin sa loob ng bahay. So, eto, nakakatulong. So, sa akin kasi, sabi ko nga sa inyo, depende sa inyo kung maniniwala kayo. Kung naniniwala kayo, gawin nyo, okay lang. Pero pag naniwala kayo, dapat focus at saka dapat hindi nyo rin kinukontra. Diba? Kasi kung ginagawa nyo, and then kumukontra naman yung other side of your mind, wala din. Diba? Nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo lang din. Diba? Kung maniwala kayo. Pero kasi sa akin, naniniwala ako sa mga ganon. Like, eto nga, ma-share ko lang. Ako kasi guys, mahilig ako talaga, nagpapaniwala ako talaga sa mga hula-hula. Kasi, meron talaga mga hula sa akin na talaga naman nagkakatotoo. At talagang yung mga sinasabi, hindi ko pa sinasabi o hindi ko pa niya natatanong, pero nasasabi na ng mga hula. So, isang bagay lang itong 2020, bago matapos yung pagdating ng unang Friday or unang January 1st, nagsimba ako. And then, ugali ko na talaga kasi yung pag-unang simba sa pagpasok ng bagong taon at yung unang Biyernes, alin man dyan sa dalawang yan, nagpapahula talaga ako. Hindi ako natatakot. Kasi yung iba sabi na natatakot daw sila kasi nalalaman nyo. No, hindi naman eh. Hindi naman nila, ewan ko, basta ako naniniwala ako sa ganyan. At yan naman ay guide lang naman. So, ako nga nagpahula. Actually, meron akong tina-target talaga this year. Pero, syempre, isa yan sa mga natanong ko. At isa din sa mga sinabi na manghuhula na meron talagang tamang timing, sabi niya. So, yung tinanong mo dito, sa barahan na to, dito sa tarot card na to, is medyo matagal pa. Kumbaga, ongoing pa lang yung processing. Pero sabi niya sa akin, pero may pagkakaabalahan ka. Basta itong year 2020 na to, itong pagpasok ng taon na to, or sa ikatlong buwan, alin dyan, January, February, March, sabi niya, or bago dumating ang ikalawang buwan ng taon na to, may pagkakaabalahan ka, sabi niya. Huwag mo nang tanggihan, sabi niya, kung gusto mong may pagkaabalahan. Pero kung inaantay mo yung tinanong mo dito, medyo matagal pa ongoing yung processing and it takes a lot of
time and effort pa daw, sabi niya. So, sabi ko, okay. Tapos sabi niya, sige, tanong. Tapos may tinanong ako. May isang bagay akong tinanong. Sabi niya, alanganin yung sagot sa tanong mo. Pero sabi niya sa akin, may kukuha sa'yo. May isang taong kukuha sa'yo na malapit din sa'yo. Kakilala, kamag-anak, o kaibigan. Sabi niya, ito ay makakatulong sa pagkakaabalahan mo. Mag-antay ka lang, merong kukuha sa'yo. At yan ang pagkakaabalahan mo. Guys, hindi pa natatapos ang January. Hindi pa talaga natatapos ang January. Ayun, meron na nga akong pinagkaabalan at may tumawag nga talaga sa akin. So, eto na yon. Kaya ako naging abala. So, doon sa mga iba pang hula, antayin ko yon na kung mangyayari o magkakatotoo. Pero syempre, may guide lang naman yan. So, kaya nawala ako sa aking eto, sa pag-vlog-vlog. Sobrang naging busy. So, anyway, ngayon, nagkaroon ako ng konting time. At eto kasi nga, matagal ko na ito talagang gustong i-share. Actually, nakalista talaga. So, isa to. So, eto guys. Gawin nyo. Kasi, sa akin ha, ginagawa ko kasi talaga to yearly. Yung mga ganito naman, pag ginawa mo, hindi ibig sabihin pag sinabing pampaswerte kinabukasan gusto mo, may swerte na agad dumating. Siyempre, kapag ka ganun, kumilos ka rin. Kumbaga, mag-effort-effort ka naman. Diba? At kasunod niya dyan, yung mga minimithi mo. Diba? And, yun nga, last time, diba, nagturo ako siya about sa laurel, sa mga, yung mga asin nilalagay sa kwarto. Alam niyo, totoo yan. Yung mga bad dreams, nawawala talaga. Kasi ako mahilig ako nung dati. Medyo bata-bata pa ako. Bata pa naman ako. Charo. So, yung asin nga, di ba, nakakatulong. Sa akin kasi talagang effective. Siguro dahil naniniwala ako. At pag kami mga ganyan akong nababalitan, napapagkwentuhan, madali ako maniwala at ginagawa ko. Hindi ako yung kontra-kontra. Tatanong lang ako ng, paano pag ganito, ganyan. Di ganito. Ganun lang, hindi yung namimiloso po ba? Diba? May ganun kasi yung namimiloso po. Huwag na, okay lang yan. Basta yung mga disclaimer. So, di, huwag nyo nang panoorin. Pero yung mga gusto at naniniwala naman talaga, wala namang masama. Sige. So, eto na. Dami kong daldal, no? Pero, na-miss ko, ha? Na-miss ko talaga. So, next time, sa Manila talaga tayo. At, nga po pala, di ba last time, yung La Cathedral Cafe na vlog ko, may part 2 po yan. Kasi, maganda talaga. Maganda yung lugar. So, anyway, dito na tayo. Ito ay pinaniwalaan sa akin, ha? Sa akin na nag-share din ito na nakakatulong to para tanggal ng mga bad vibes, yung mga hindi magandang enerhiya na pumapasok sa loob ng bahay natin, nakaka-capture nito. Diba? Tubig. So, ganito lang, tubig. O kung meron kayong baso or jar, o kung gusto nyo mas malaki, mas maganda, ganyan. Lagyan nyo. And then, asin. Asin, syempre, diba, pinaniniwala naman talaga nakakapagpataboy ng bukod sa nakakapag-cleanse siya, nakakapaglinis ng mga mantimantika or sebo-sebo, nakakapag-cleanse din talaga naman siya, pantaboy sa mga kung anong alas daw dyan. Diba? Yung ibang mga establishment bago mag-operate, sasaboy ng asin, mga after 15 minutes before mag-wet, yung magbasa, kasi natutunaw nga, winawalis na nila. Ganun yung mga in-check-ins na pinaniwala ng mga ganun. So, eto. Tubig, ganito lang po. Eto, asin. So, lagay tayo ng pito. Yung pitong ganun lang ba? Hindi naman dakot. Hindi naman sobrang dami. Pito, halimbawa. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7 kasi 7 days a week. And then, sunod po natin ang suka. Diba? 7 din. Bahala po kayo kung anong gano'n nyo gusto kalaki. Kung meron kayong jar na ano, basta clear. Yan, okay lang. Or baso yung malaki. Ganyan. So, eto po, 7 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 na po yan. Tapos, eto po. I-place lang po natin siya. Pwede sa altar. Pwede doon sa center sa kwarto nyo. Pero mas maganda po siya, ilagay nyo kung meron naman kayong parang estante sa may kusina or malapit sa kusina or kaya sa ibabaw ng ref. Lagay nyo po siya doon. Or kung gusto nyo sa pinakasentro, pwede po siya. So, lagay nyo lang po siya dyan for 30 days. Mapapansin nyo po, guys, eto, yung bang may mga bula-bula. Yung bang may mga bula-bula na siya dito. So, ibig sabihin, nag-aano siya. Naaano na niya. Nahihigop na niya yung mga bad energy. Or kung ano mga bad vibes. Yung mga hindi magandang enerhiya na pumapasok sa loob ng bahay natin. Siya yung naghihigop. Yan. So, for 30 days, after 30 days, nag-evaporate din siya. So, after 30 days, guys, palitan nyo na siya. O, diba? And then, pwede rin kayo mag-wish. Kasi nag-wish. So, lagi nyo lang siyang, yung bang dun sa lugar na nadadaanan nyo siya. So, manonotice nyo, meron siyang mga bubbles. Pagka nagbabubbles na siya, ibig sabihin na nahihigop na niya yung mga enerhiya dyan na hindi maganda sa loob ng bahay. Diba? So, yan lang sa ngayon. Babalikan ko kayo uli. Meron pa ako sa inyong i-share. So, guys, thank you so much. Thank you uli. At sana sa muli kong pagbabalik ay nandiyan pa rin kayo para suportahan ako. Sabi ko nga, bago pa lang ako sa pagbablog na to, tapos bigla na hinto, medyo matagal, almost 20 days or higit pa ata. Kasi nga, sobrang nga lang na busy-busy. Busy-busy ang peg. Siyempre, kailangan din kumayo, diba? So, guys, asin, suka, at tubig. Tigpipito lang. Tigpipito. Pitong kutsara ng suka, pitong dot-dot ng asin. Ayan, tapos ilagay nyo po siya sa ibabaw ng rep. Yan, maganda. Sa center talaga. O kung meron pa kayong, basta kung saan nyo gustong ilagay, na wag naman yun sobrang tago. Diba? Sa gitna, maganda. Maganda rin sa center. Ganon. So, guys, yan lang po. And, don't forget to subscribe, like, and share na rin po. And ang hiwaga ng asin, tubig at suka. So, Rose Lopez 20 at youtube.com. Okay? So, guys, thank you. God bless. And, nga pala, happy Valentine sa ating lahat ng mga sa ating mga kapuso dyan. Mga ating mga kapamilya, ating mga friends, mga lovers dyan. Happy Valentine's. Bye! Thank you po ulit. Thank you.